Hiniling naman ng kampo ni Mayor Alice Guo sa Korte Suprema na patigilin ng Senado sa pag-imbita kay Guo sa mga pagdinig. Humingi rin ito ng temporary restraining order para hindi maipatupad ang sampinang inihain laban sa alkalde. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matapos hindi sumipot sa Senado at ngayon ay ipa-aresto na, dumulog sa Supreme Court ang kampo ni Banban Tarlac Mayor Alice Guo para hiling patigilin na ang Senado sa pag-iimbita kay Guo bilang resource person. Humiling din si Guo ng Extremely Urgent Temporary Restraining Order o TRO para hindi maipatupad ang subpoena ad testificandum na nagre-require kay Guo na dumalo. Mahihingi kami ng tulong sa Supreme Court na kung pwede, i-excuse niya siya sa mga Senate hearing. Nasabi niya lahat ng nangyari dito eh. Ano pa bang itatanong sa sa petisyon, hiniling na pawalang bisa ang subpoena na inilabas ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality at pagbawalan ang komite na usisain ang pribadong buhay ng alkalde. Katwira ng kampo ni Guo, grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction daw ito. Matapos din daw dumalo sa Senate hearing, naging target umano ng online ridicule and humiliation si Guo at tinawag na Chinese spy at naakusahan ng paggawa ng krimen. Matapos daw hindi makarating sa committee hearing dahil physically and psychologically unfit si Guo, ay inisyuhan ito ng subpoena ad testificandum. Ang dami niya ng kasong sinampa sa kanya, so yung kanyang constitutional rights, self-incrimination, nakataya na doon. Pangatlo, marami ng breach of privacy na ng buhay niya na naisa publiko na dapat hindi. So, hindi kami ng tulong sa Supreme Court na ma-excuses sa ganyan mga hearings. Sa oras na magpalabas ng warrant of arrest ang Senado laban kay Mayor Guo, sinabi ng kanyang abogado na pwede naman silang mag-file ng motion para ma-lift o maalis ang warrant laban dito. Ayon kay David, hindi nagtatago ang kanyang kliyente. Mag-usap kami kung okay na yung kanyang kondisyon, wala namang result. Kasi naman niya naman, kaya siya kinokontek kasi kailangan niya magsalita doon. Eh pagka naman nag-appear siya doon, nagsalita, madali naman natin ipalinis yung mga warrant na gano'n. Paglilinaw ng abogado ng Bayora, tanging si Guo lang ang kliyente nila at hindi ang mga kaanak nito. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.